good afternoon. Nandito po tayo. It's Friday. Wala pong pasok. Holiday po. So, I've decided na pupunta po tayo sa city center. Bakit po? Kasi po, ayan, tabako pala. Kasi po, last February, nung nagbakasyon po kami, eh, nagpapagawa po kami ng bahay. So, nung time na yon, medyo kinapos po kami. Kaya, kailangan namin magsanla ng mga alahas. So, pag dito po sa abroad, nagbibili ako ng alas, pinapacheck po yung mga bato kung tumutunog para malaman po kung tunay na diamond o kung yung mga ginto, tunay na ginto. Ngayon, meron po lagi akong binibilan na tindahan talaga ng alahas. Legit naman siya. Sa mall ko kasi siya binibili, tsaka nakakakuha po ako doon ng layaway. Ibig sabihin po ng layaway, 3 months to pay. So, magda-down ka lang ng, let's say, 100 dirhams. So, kung ang worth noon, mga 2,000, kailangan within 3 months mabayaran niyo po. So, ngayon po, anong year ba to? 2016, October, bumili po ako ng earrings, diamond earrings. Worth 750 dirhams po. So, 2016, malaking bagay na po yun. Pag 750 dirhams, mga 10,000 pesos po yun, hikaw na diamond. So, pag bumili ka po sa mga legit na tindahan ng alahas dito, kailangan may resibo. Tingnan mo yung resibo, pati yung pinambayad pong credit card ba to o cash, hindi ko maalala. Bibigyan ka po ng ganito, tapos may maganda po pong supot or box, syempre. So, naalala ko po kaya ako bumili ng alahas kasi attend ako ng kasal. Ninang po ako. So, ito po yung binili kong alahas. Simple lang. Kaya lang, gusto ko lang po eterno doon sa kasal kasi ang motive ay medyo black and gold. So, bumili tayo ng gold at black. Ito daw. Ito daw po yon. Diamond daw yan. Diamond. Nakikita nyo ba? So, diamond. Pares yan. Pares. Okay. So, to make the long story short, sinuot ko ba? Una natin isuot. To make the long story short, nung nagbakasyon po kami, eh isa po to sa sinama ko sa isasangla ko. Yung kapatid ko po ang kasama ko tsaka yung pamangkin ko. Ang nakakahiya pong pangyayari, buti hindi ako sumama to sa harapan. Fake daw po. Opo, fake daw po ito. Sabi ko, hindi pwedeng fake kasi sa abroad ko binili at tsaka diamond po ito. Tsaka gold. Sabi nung sa pawn shop, kahit daw itanong ko po sa iba kung niloloko ko sila, syempre. So, nakalagay ba dito kung ilang kayo, hindi ko po alam. Anyway, sabi niya po, sige po, magtanong po kayo sa ibang pawn shop para po malaman kung fake o original. Baka kung niloloko lang nila kami. So, nagpunta po yung pamangkin ko tsaka yung kapatid ko kasi nahiya po ako kasi nakikipag-abay ako. Sabi ko, hindi, original yan. So, nainaya ko yung kapatid ko tsaka yung pamangkin ko, fake na naman daw po sa pangalawang pawn shop. So, ngayon po, wala po akong ebidensya para bumalik dun sa pinagbilang ko nung alahas. Simple lang po yung alahas, diba? Parang, hindi naman po para tayo makipag-away. Ang gusto lang natin, yung bakit tayo lulukohin. So, ngayon, nakita ko po yung resibo. Naglinis ako nung last week, nakita ko po yung resibo. Pupunta po ako ngayon doon. Ang gagawin ko po muna ay pupunta po uli ako sa isang tindahan ng alahas. Itatanong ko po uli kung tunay to o hindi. So, malalaman nyo kung tunay o hindi. Pag tunay, okay na, hindi na ako babalik. Baka nagkamali lang yung pawn shop sa Pilipinas, pero imposible. So, pag hindi, babalik ako sa kanila. Titingnan natin kung ano magiging outcome. Hindi po tayo makikipag-away. Magtatanong lang ng rights natin. Okay? So, hihingi muna tayo ng tulong sa iba pa. Kaya lang, hindi ko po alam kung ma-video ko. So, ire-record ko na lang po sa loob ng phone para naman yung ano, kasi baka bawal, di ba? Ire-record ko na lang kung ano yung mapapag-usapan sa ibang tindahan ng alahas. Ang gagawin ko po muna pagdating ko sa mall, pupunta po muna tayo dun sa pinagbila namin ng bracelet. Dun sa isa. Tapos, itatanong ko po muna kung pwedeng magtanong kung original ba ito. I mean, kung ginto ba siya talaga o diamond. So, since baka hindi pwedeng i-video, magre-record na lang tayo, no? Itatago na lang natin yung cellphone sa bag. Para kahit yung boses lang, marinig to confirm kung tunay ba yung alahas. Ito nga po, hinulugan ko to ng 5 years.
5 months, ilang 25 years ago. Oh, tunay 3,500 lang 'yan. So, kasi po ang Alahas Investment, tingnan niyo po nung kinapos kami, di nagsangla, may konting utang, pero yung sangla at least, 'di ba? Ito nga po, oh, hinulugan ko din 'to. Ako po hindi naman po talaga maano mahilig sa Alahas, konti lang. Ano lang kasi nga tingnan niyo pag kailangan, pag emergency, malaking bagay, nakakatulong, pakulong natin sa malamig na kulungan, no? Malaking bagay, ganun talaga, pag tumutubo, may tubo, syempre, kailangan natin. So, at least, oh, kung di mo na kayang tubusin, di huwag, pero sige po, balitaan ko kayo mamaya. See you! Yan, naghihintay naman tayo ng lift. Okay. Punta na po tayo sa loob ng mall. Ayan, tanghaling tapat. 3 o'clock. Okay, let's go. Pasok na po tayo. Hindi ko alam kung paano ko ito gagawin. First time lang. So, practice tayo ng video. Let's go up. Yan, pakita po tayo kung na tayo dun sa tindahan ng Alahas. Yung sa pagtatanungan natin. You will check? Please. So, i-check niya daw. Tinago lang natin to sa... How can you... Ah! How ayan, can you ito check po yung nagre-record na ako. Pakinggan niyo muna, ha? And the stone. Is it real diamond? Because in some places where I'm buying diamonds, they just have to use this machine and make the sound. Yeah, but that only for diamonds, sir. Now we are dealing mainly in gold, no? Ah, you don't have this machine to check if it's real diamond? No. Oh, okay. It is 14 carat. Huh? 14 carat. 14 carats. Yeah. But even you cannot sell. I cannot sell. Because and I cannot even send to the pawn shop. Yeah. Like you know in the Philippines when you don't have money because you... 14 karat is not allowed in UAE. UAE is not allowed means like that in UAE 18 karat static. This is not allowed in UAE and I bought this one in UAE. You can buy. You can buy. Yeah, but you cannot sell in gold jewelry. You can but, sell. But you can sell. Yeah. Ah, because okay. It is branded jewelry. 14 karat deal comes like branded. Van Cleef, Versace, like that. Okay. But this one 14 karat. Only 14 carat. Yeah. How much do you think this one costs? You cannot approximate this one. But the diamond, you cannot tell me if this is real. You cannot? You can go any diamond. You can find in gold shop, no? Any diamond store. They can find. But, because you know, I went to some jewelry store and then they're saying this is fake. It's not? That, I don't know, madam. Because what diamond is not easy to check. Oh, really? Gold, you're a big shop, you don't have checker for diamond? Yeah, but they cannot tell also. You can, because in our company, our checking only for the our diamond. October 2016? Yes, you don't have deal? I have. Maybe you bought from this side, eh? No, I bought it here. No, but yeah. Ah yeah, you change place, right? Yeah. This is 14 carat, 3.58 grams. That's the 14 carat. Yellow gold. How would you see? Yeah, no stamp. YG yellow gold, 14 carat, 3.58 grams. Where's the 14? That's the code. Yes, yes. Now 3.58, no? Gold price is already coming near to 700, right? Is there a sound, right? Yeah, yeah. Why it's hot? No,
everywhere inside the car, for it's so hot. If you want to make it white gold, I can make it white gold. But this, you want? No? You will have all yellow, no? Hmm? All yellow. What 2016 bill you have, eh? Yeah, you know, I searched why. When I went to the Philippines and have a check, they're saying that that is fake. That's why I went back to you. No, no, no. This is champagne diamond, no? Make this one. This one, I bought this one here. Yes, it's close also. Well, before there's like a loud sound. Because no, this one I am touching gold, that's why. What do you mean? I am touching gold, no, because fronts, no, they are touching gold. If I go to directly, if I touch direct to the stone, it will go, because sometimes. Ah, okay, okay. Okay, so now I'm ready. Diamond. Because if people, this is also. But the carat is very low. Yes, this is also green diamond, no? Green. Because diamond coming in different color, but sometimes. And diamond should be in a hard carat, not in the very soft gold, right? Because if you make this, it will fill like 22-24. It's very soft. It will not. See, this design 2016 until look like new only. It's okay. I have this cage. Okay. If it is fell down also, you can see in the pouch. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan, nakabalik na po tayo. Galing po tayo sa mall. Tapos, nauhaw ako. Kaya, bumili muna ako ng latte. Wow! Naku, super cheat day po tayo ngayong araw na to, no? Ang usapan natin kanina yung alahas lang. Ngayon, nabudol na ako ng ito. Kasi na-miss ko na to. Ang sarap. Ang sarap talaga nito. Teka, mabalik tayo sa usapan natin, no? Kaya lang, tanggalin ko muna to. Ay, naku po. Nagpaihaw kasi ako ng fish. Tingnan nyo naman. Ay. Ayan. Tingnan nyo. Sea bream. Ayan, nagmamantika pa. Tingnan nyo natin. Ayan, ayan. Ayan ang sea bream. Ayan ang ulam namin mamaya. Pagdating ni Papa. Ang sarap. Tagay mo natin sa kusina. Tapos, humirit si Papa ng KFC. Yes ko. Pati Friday. Saturday cheat day. Ngayon, Friday cheat day tayo. Sige, ito ako nag-lunch. Alas 6 na. May coleslaw. May gravy. Ito yung kay Papang super dinner meal. Chicken natin kung puro. Oh, nice. Ay! Laki oh. Mmm. Ang french fries. Ang sarap. Teka. Ang pag-uusapan tayo, diba? Ang kwenta. Pero habang pinag-uusapan natin, kain na ako kasi nagugutom na ako. So, ito, yung hikaw, nilagay niya pa sa plastic packets. Kung ano man yan. Tapos meron pa pala ako in order. Ayan, KFC uli. Ang kulit, no? Rizzo. Ewan ko kung anong rizzo to. Ito po, in-order ko to sa, yung packaging na to, in-order ko to sa Saudi. Okay. Ito, basmati rice. Ano ba yan? Nagre-review ba ako ng food? Diba yung kwintas ang inaayos ko? Review na rin sabay reveal. Okay, tukman muna natin. Ano ba to? Ako ba mabili ng mga items, pero hindi ko alam ang product. Anyway, okay. Tuloy natin. So, nagpunta po ako dun sa isang
tindahan ng alahas, 'di ba? Mamaya, 'di ba? Pinarinig ko sa inyo yung video, yung sound lang kasi bawal. Tapos subo muna ako. Gutom na kasi ako. Hindi niya kinonfirm yung diamond kasi hindi raw sila nag-check. Tapos, pero sinabi niya sa akin, 14K daw yung gold. 14K daw to. 14K. Pero yung diamond, hindi niya makonfirm. Tapos, ang ginawa ko, narinig niyo rin yung isa, pumunta ako doon sa tindahan na binilang ko. Sabi niya, $14,000 tapos diamond, ano ba sinabi niya? Mami, ano ba sinabi niya doon? Kaya lang, pinagtataka ko lang. Bakit nagde-depreciate yung value ng gold? Di ba dapat mag-appreciate? Tanong lang sa mga nag-aalas dyan. Hindi ko kasi alam bakit kaya ganun. Pero anyway, at least na-confirm natin na gold siya. Kasi kung hindi siya gold, di dapat namuti, di ba? Mag-fade. Hindi naman siya nag-fade. Tingnan nyo. Tapos kasi nga, pag kinakabitan ng diamond, dapat medyo matigas yung uri ng gold, hindi malambot. Hindi naman siya nag-fade, di ba? Gold pa rin naman ang kulay. So, tanong ko lang, bakit sinabi doon sa aking bansang sinilangan? Bakit sinasabi ni ate doon sa sanglaan? Fake. Walang value. Kasi pag walang value, di ba fake? Oh. So, kayo na nga ang humusga, hindi ko na alam. Anyway. Pero ang sabi, 500 na lang ang value. $500. Dirham. Or 750 ang bili ko doon. So, ano na ba talaga? Di bali. At dahil dyan, kumain na lang tayo. Friday is a cheat day. Oh, paano po? Hanggang sa muli po, pasensya na. Hindi po ako nakakapag-post lately. May pinagdaanan lang po ako. Medyo, basta may pinagdaanan. Tsaka, wala lang. Busy po kasi sa work. Hindi makapag-vlog. Hindi makapag-upload. Anyway, so, sana po meron tayong nakuha kahit papano, no? Na, minsan naman, huwag masyadong judgmental. Porkit marunong tayong tumingin ng alahas, eh. Sabi na agad natin, fake. O, walang value. Ano ba difference nun? Kaya lang, happy pa po ni Kuya. Dito po, hindi raw pwedeng ibenta yung 14K. I mean, hindi pwedeng i-resell. Hindi ko naman i-resell. Ang gusto ko lang malaman kung tunay ba nga o fake, di ba? So, kahit pa paano, naklaruhan na tayo, no? Yun. Dahil sa gutom ko. O, ito po. Mag-promote ba? KFC. Rizzo. Sarap. Tapos ito, oh. Kaya lang, ipapang ko. Kinuha ko lang french fries. Ang sarap kasi spicy yung french fries. Cheat day tayo ngayon. Tama na. Pero nag-yoga po tayo kanina. Wow. Okay? Hanggang sa muli po. Salamat po sa panonood. Ito po si Ashang Ding na nagsasabing, be merry and be happy. Kain pag may time. Masyadong diet ng diet. Bawas-bawas lang. At nabawasan na po ako ng 1.5 kg. Kahit hindi halata, okay lang yan. Tapos ngayon kakain ko ilang kg, no? Okay po. Bye! Thank you!